Hi guys! Welcome back again to our channel. So sa ngayon, pupunta tayo sa Mekelen. Yeah. Okay guys, ganda kasi ng araw ngayon eh, kaya mag-ride muna tayo. Papakita namin sa inyo ngayon kung ano itsura ng Mechelen, another city dito sa Belgium. 50 kilometers, balikan, pero iikot tayo dun sa city at papakita namin sa inyo ang itsura ng city ngayon. Ano Mabs, let's go? Let's go! Tara! Ayan guys, on the way na tayo sa Mechelen. Ayun pala. Unang beses namin pupunta sa Mechelen. Tapos itong ruta na to, first time lang din namin to madadaanan. Excited kami. Ang ganda kasi ng panahon eh, maaraw. Tapos yung weather, tama lang para magbike. Hindi ganun kalamig, hindi ganun kainit. Sakto lang. Pero nakapapasin nyo, naka full gear pa rin kami kasi lamigin kami. Ano? 11 degrees. 11 degrees ngayon. Pero maximum 18. Kaya umalis kami ng maaga para suwabe yung ride. Ayan, excited siya. Kita niya naman. Patayo-tayo pa yan kanina. Tapos naka-folding bike pala kami para comfortable yung ride. Kasi nga, first time namin pumunta doon. Mas gusto namin na comfortable kaysa sa naka-road bike kami. Mabilis kami makarating, kaso pagdating doon, mahirap maglakad sa loob ng city. Eh, hindi pa namin kabisado yon, so baka mahirapan kami maglakad, lalo na pag naka-road shoes, di ba Mabs? Kasi yung takong doon, nasa harap eh. Kaya ito, pinili namin yung comfortable na ride. Mamamasyal tayo eh. At saka mamamasyal tayo. Iikot tayo doon sa city ng Mechelen. Hindi naman natin kailangan mabilis at makakasal yun. Ito yung turong pinakamalaking Decathlon. Nasaan? Ah, ito guys! Ito yung pinakamalaking Decathlon sa buong Europe. Ang laki nito! Nakapasok na kami dito. Sobrang laki, parang gano'n ba kalaki, Mabs? Basta sobrang laki niya. Hindi naman. Mas malaki yung Mega Mall. Pero, ayan. Pinakamalaking Decathlon. Kita nyo naman. Safe pa rin. Merong bike lane. Sinenyasan ako ni Mabs. Natumigil daw kasi nakastop. Ayan. Kita nyo naman. Nasa bike lane pa rin kami. Tapos hiwalay siya dun sa main road. Kaya safe magbike. Hindi nakakatakot. Bagong ruta to, guys. Kaya hindi namin to kabisado. Pero may bike lane naman. Safe nga. Tapos naka-maps lang kami. Si Mabs yung nagnanavigate kaya siya yung nasa unahan. Nasa GPS device niya yung map nung ruta namin today eh. Go, go, go. Liligo ba tayo? Ayan guys, oh. Ganda rito. Tsaka ang ganda ng panahon, no Mabs? Ganda excited na excited yan si Mabs. Sabi ko nga sa inyo, tagal namin din ako pag-bike sa labas, 3 buwan. Mag-spring na kasi dito eh, kaya gumaganda na yung panahon. Kaya ito na, labasan time na naman. Paano na naman kami makadaalpasan? Yeah. Yes, yes, may ginagawa. Kaya ulit guys. Dito.
guys, so far, nakaka 8 kilometers na kami. 8 kilometers. Saka mabait ng tao talaga dito. Malangiti sila tapos mag-ibuy sila sa mga nagbabike, naglalakad, pedestrian. First time namin makarating sa lugar na to. Ha? Well, hindi pang road bike pero pwede na. No? Recommended? Na ruta? Ha, talaga? Ako din eh. Ang ganda. Nakakatawa yung mga bahay dito guys. Kung nakikita nyo ito. Ang ganda. Ang cute niya. Hey. Next time guys. Nandito na tayo sa... Tatawid tayo ng bridge. Ayan. Kita nyo ba guys? Ito ang expressway. Ayan guys. Ito nakikita nyo. Nasa overpass kasi kami eh. Guys, hindi namin alam kung nasa kami. Pero tingnan nyo, may skate park. Ang galing yung may skate park dito. Kita nyo ba guys? Saan nakita nyo? Skate park. Oh, may oval dito. Si Oms kasi sinundan na sundan yung dalawang babae. Nawala tuloy kami. Grabe talaga to si Sir Mag. Nine chicks pa. Uy, rough road pero okay lang. Ba't tayo nandito? Ay, may bike lane doon sa kabila. Ay, ihituloy ako dito sa daan na to. Ito guys, okay naman eh. Bike lane pa rin. Guys, 12 kilometers na. Kailangan natin na lang. Kasi 25 papunta din eh. Tapos balikan, 50. Tapos hindi ko tayo sa city para makita natin pare-pareho ang itsura nun. Malayo pa rin kami sa ano, may bike lane pa rin. Tapos hiwalay sa main road. Safe na safe. Tamang 30 kilometers per hour lang ang takbo namin para swabe lang. Hindi kami nagmamadali. Oh, stop. Oh, go. Stop to ah. Feel lang. Okay lang.
para relax lang din. Ilan? 1 kilometer to? So guys, kita nyo dito sa side, may mga puno lang pero mukhang mga farm eh, no Mabs? Tapos dito sa kabilang side, sa left natin, ito yung main road. Sige guys, mamaya-maya ulit. Huwag mabore kayo dito guys, masyado mahaba to. Ito guys, ganda dito. Nasa side kami ng kanal. Pero oh, okay, ang tawag daw nila, sabi nga ni Mabs, is cycleway. Pero ang ganda guys, oh. Pero hindi ito yung kanal na iniisip nyo ha, na maraming dumi at maraming basura. Ibang kanal to. May mga nabubuhay na bagay. May mga living things. Nakakainom ng tubig dyan. May mga ducks. Ganda. Na mga boat, pwedeng wala eh. Pero, ayan, kita nyo, may mga kasalubong kami, nagja-jogging. Itong site, parang mga office or factory, no, Mabs? Itong sa right side, mukhang mga factory. Grabe. Ano lang, dahan-dahan lang kami kasi in-enjoy namin. Ayan, may kanal dito. Ganda. Siguro mas maganda to pagka, ano na, ano, spring or summer. Kasi may mga... Oh. Sige, punta tayo dito one time pagka spring. O kaya summer. Daming mahilig magbike dito eh. Tsaka mag-exercise kahit matatanda na. Kita nyo naman yun. Talagang full gear pa. Daming pro. Kawasaki. Ano pala yun? Shop pala ng Kawasaki yung nagaanan natin. Grabe, saya. So far, nakaka 15 kilometers na kami. Bale, ano pa, no? 10 pa. Tapos, nandiyon na kami sa city. Ayan, no? Dami nag-bike. Lang tayo yung naka-long bib. Tahimik ng ano ah, ng kadena natin. Iba talaga pag box, no? Oh?
bike. Talaga ano no, sulit eh. Ang galang pagod eh no. Oo. Saan na lang lagi ganito yung weather? Totoo. Pero ngay- dahil kasi dito konti-konti lang yung ano. Appreciate mo. Alam mo, gustong-gusto. Ah, dahil, sige. Sakto. Nag-shoot ka pa, no? Ay, hindi. Ako, shoot ako. Kaya na pa ako shoot eh. Yan, ito guys. Sabi nga ni Mags, kung nakikita niyo yung green na tulay, tatawid tayo naman. Parang yung mga scenes sa Japanese eh, no? Eto guys, tawid na tayo. Ah, pang MPP ba yun? Ah, yun ba yun? Ah, hindi. Dito na lang tayo para masig. Kasi hindi tayo mahuhulog kami dyan sa kanal. GG, baka malalim yan eh. Pero ang gaganda rito ng ano, lugar. Panahon. Yes sir, yes sir. Oh, ito, sinashot ko. Pag ganito ba naman kaganda ang binabikean mo, o... Hindi ka pa ba magbabike na? Dik! May kalalagyan pa. May kalalagyan pa, no, Mabs? Oo. Pero pagka ano, swabe, o. Shoutout nga pala sa aming kaibigan na si Vic. Para sa ito. Victor Evangelista. Victor Angelo Evangelista, para sa ito. Para sa ito. Enjoyin mo ang scene na to. Young Master Vic. Young Master Vic. Pwede mo rin ipagawa ito sa Pinas. Oo. Oh. Gawa kaya yung master sa yung backyard. Lang ganito. Ganda guys. Buti na lang nakalabas kami ngayon. Hindi namin makikita sana to. Oh, gusto mo dito? Hindi ko sure. Hindi, iihi ka, di ba? Kaya lang may dami tao eh. Lupit, no? Ang ganda ng Belgium. Grabe.
gano'n tayo, oo. Magsasabatical tayo, tapos magko-cross country tayo. Europe. Oh. Challenge lang. Ganda, grabe. Ganda ng daan na to. Mukhang mapapadalas tayo dito, ano? Feeling ko din. Ang ganda nito. Hindi lang namin alam kung gaano ka busy to during weekdays, pero ang ganda. Ang ganda, weekend ngayon eh. Ang ganda niya. Grabe. Oh, ang hirap makita. Baguhin natin posisyon mamaya. Kahit tabingin siya, at least kita naman natin. Kaya nga. Ito guys, ganda oh. Grabe. May mga tawid-tawid pa rin, pero priority nga mga nagpa-bike tsaka pedestrian. So, titingin ka lang. Pero syempre, pag wala, titigil naman sila eh. Tsaka diretso na. Grabe. Sobrang solid. Solid tong ruta na to. Mas maganda to kaysa dun sa Luve na ano. Sure. Yun naman ay puro palaya. Tinamagin na naman yung hahapit ng tolo-tolo dito pagka naka-root bike ka kasi konting mali mo sa kanal ka pumulo din o kaya sa kakahuyan. Oh. 19 kilometers na tayo guys, so 5 kilometers na lang nasa Mekele na tayo. Yes sir. Nag-training kasi tayo eh. Kasi guys, sa tatlong buwan namin hindi makalabas, nag-training kami sa trainer. Kaya nga bumili kami ng trainer. Para medyo lumakas yung resistensya namin, tsaka endurance. Ayan, tumawid kami ng talaga dito. Lahat na lang sinasabi namin sa inyo. Kasi gusto namin, parang nandito rin kayo habang nag-bike kami. Kasi ang goal nga ng channel namin, gusto namin mapakita sa mga Pilipino yung magagandang ruta, lugar, at experience dito sa ngayon, hindi pa kami makalabas ng Belgium eh, kasi may pandemic pa eh. Pero pag natapos to, lalabas na tayo guys at pupunta tayo sa ibang country dito sa Europe. At syempre, tutor din namin kayo, di ba Mads? Yes sir. Pero itong ride na to is para to kay Young Master Victor Angelo Evangelista. O Mabs, pakita mo naman guys. Nandito na kami sa Mekelen. Yan. Yan. So, pumuntahan natin Mekelen. Yan, nandito na kami. So, 20 kilometers, 5 kilometers pa papunta doon sa loob ng sentro. So, tara, punta na tayo doon. Ito guys. Dumarga na ulit tayo. At nakahiwalay pa rin kami sa main road. Meron pa rin bike lane sa loob. So safe na safe. At nasa Mekelen na tayo guys. Nakikita nyo naman, may total. Hindi tayong kapagas at wala naman tayong gas. Pero dito Mekelen. Thank you.
Yan. Oh, ang ganda ng mga bahay dito, guys. Oh, kung nakikita nyo. Oh. Yan yung ano eh. Plano namin bili ni Mabs eh. Pero syempre di kayo magkasama. yung asawa ko yung kasama ko. Pero balak tayo bilhin. Magkapit bahay lang kami. Offices? Ano ang office pala to? Office ba to? Ah, okay. At saka hindi na malamig. Kaya okay magano. Oh, uy, may China City wo. Ah, kaso ayaw niya eh. Biglang nagbago isip kagabi. Mamaya, tanungin ko. Uy, Mercedes. Mechelen. Ito, nandito na tayo sa tabi ng highway. Ito, medyo hindi to safe. Pero may bike lane pa rin. So, makikita niyo naman. Tsaka mababait naman yung mga sasakyan dito eh. Eto guys, nandito na kami sa loob ng city na to, no? Sentro na tayo, no? Okay. Nasa sentro na kami. Wala nakamaska. Ito, nasa loob kami ng sentro ng Mechelen. Ato, sige. Diretso, diretso, diretso. Nagmask pala kami guys, so baka hindi nyo ako marinig. Sana naririnig nyo pala ako. As usual. Ito na. Ito pala yung shopping center, shopping street. Ah, talaga? Oh. Yeah, medyo busy. Ayun, guys. Sabi nga ni Mabs, ito ang shopping district kung nakikita nyo. Ayun, daming tao. Okay.
Pero dapat di tayo dito eh. Ayan oh, bawal lang naka bike. Ayan oh. Tingnan mo, bumaba sila. Ayan oh. So, bababa din tayo guys. Ito guys, nandito tayo ngayon sa shopping district. Mag-aano tayo? Maglalakad tayo. Kasi bawal eh. Bawal ang nakasakay sa bike. So ito, lakad muna tayo ngayon. Dami pa rin tao eh. Ayan o. Yung iba wala pang mask. Nice. Tignan mo. May dikat na naman guys. Dahil pa rin nagsishopping. Ayan si Wabs nasa likod. Ito nakikita niya. Masaya na pala yung bike ko. Ayan, puro ganito lang eh. Puro ganun lang. Puro mga tao, tsaka mga shop. Walang masyadong interesting na makikita. May ganito din doon sa Brussels, di ba? Ganitong area. So, yun nga guys. Sabi nga namin sa inyo, dito, hindi uso yung mga shopping malls. Ang uso dito, yung mga shopping district na kagaya nito. So, mga ano lang siya, mga kita nyo naman, mga building. Tapos, sa ilalim, puro mga shops. Kagaya nung ano, ride namin sa Leuven, may dinaanan din tayong ganito noon last time. Ganito yung uso dito, hindi yung mga mall. So, lakad-lakad ka lang sa labas. Pero, masasabi ko lang guys, ang daming tao sa labas, grabe. Di ba, Mabs? Oo, sobra. Sobrang daming tao. Delicate, sa. Anyway, may asong tahol ng tahol. Ah, alam ko na kung ba't maraming tao sa labas. Kasi magandang weather eh. Lupit! kaya din tayo nasa labas eh, di ba? Oo. Okay. Eto guys. Nandito na tayo sa sentro. Ay, grabe. Mga structures talaga dito eh. Ang lulupit eh. Grand Place din to, di ba, Mabs? Grand Place naman. Ito ang Grand Place or Grand Place ng Mechelen, guys. Ito. Lupit! Ano naman? Lalapitan natin yung ano, lalapitan natin yung building na yun. Ano ba yung building na yun, Sir Mabs? Ng Rumble Church. Rumble's. Nope. Rumble's Church. Oh, guys, yung building na yon, yun ay, ano ulit yun, Sir Mabs? Rumble Church. Oh, yan. Ito, guys, may nakita kami dito. Mukhang masarap, mga tinapay. Mamaya, dito kami magla-lunch. Bibili kami ng tinapay dito. Mukhang masarap eh, no, Mabs? Okay. Ngayon, pupuntahan natin yung mga iba't ibang attractions dito sa Grand Place muna. Pero iikutan natin lahat ng pwede nating ikutan ngayong araw na to, lahat ng attractions dito sa Mechelen. Tara! Ano ma'am, tara? Tara. Okay. So guys, itong building na to,
Yan yung town hall ng Mechelen. So ito yung recent nila na town hall kasi meron pang dalawang lumang town hall pero ito yung recent. So ano to? UNESCO Heritage Site daw to. Tapos dapat may bell tower to pero hindi to natapos kaya wala. Hindi natin makikita. Pero yung bell tower, Sir Mabs, eh lagayan lang naman ng bell, di ba? Oo. Oh, hindi lang nila natapos. Tama. Okay. So, ang bell tower dito tawag nila belfry. Belfry ang tawag nila. Okay. Nakikita nyo naman. Sabi nga namin dun sa una naming video sa may Leuven, ang gaganda ng mga town hall dito. Yun ang napansin namin. So, isa to. Napakaganda ng town hall na to. At saka ang laki, no, Mabs? Oo. Malaki. Oo. So guys, kung nakikita nyo itong building na to, itong structure na to, yan ay? Tawag dyan ay Seven Wees. Ang hirap bigkasin guys. Ayan. So ito yung sinasabi namin another town hall. So hindi na siya ginagamit ngayon. Yung isa yung sinabi namin recent na town hall. So ito ano na lang siya, tourism office na lang. So kung gusto mong kumuha ng info about tourism, meron silang mga brochures. Oh, ayun. Maganda yung info ni Mabs. Pero, Kastilyo. Mukha siyang Kastilyo, pero info, ano na lang siya ngayon? Info... Center. Ito Mabs, itong building na to, wala ba to? Mukha restaurant pero ang ganda rin eh. O ngayon, lapitan na natin ang Rumbold's Tower. Tara! Bipos to eh! Ay ito kabila, Bipos to. Bipos pala guys, eh ano lang, postal service ng Belgium. Hi guys, so sa likod ko pala ang St. Rumbold's Tower. Ayan. So itong nakikita nyo is a bell tower. So ang tawag sa kanya is Carillo Tower. Meron din ito sa UP Los Baños eh. Ayan, pero hindi ko pa narinig mag-bell yun. Pero ito maganda rin ang tunog. Ayan. So itong tower na ito, sabi dyan is consecrated on 1312. So during the 13th century. Ayan. Tapos ito pala isang World Heritage Site din. And
Dahil meron silang Carillion Tower, meron din tong Carillion School. So tinuturo nila kung paano patugtugin yung bell dyan. Okay? Ang lupit nun guys, biruin nyo. May school para patugtugin yung bell. Mukhang complicated yung pagpapatugtog ng bell eh, no? Oo, parang piano yan eh. Maraming key. Oo, maraming key. Hindi lang kami makakapasok ngayon eh, pero next time. Next time pag pwede na pasok tayo para makita rin natin yung... Saka maganda yung overlooking. Pwedeng akitin yung tower eh. Oh. So next time. Next time pupunta tayo diyan. Paakyat tayo. Sa ngayon, pupunta muna kami doon sa ilalim ng statue na 'yon tapos mag-snacks muna kami. Kasi alauna na dito eh, 1 PM na. So kakain muna kami dito. Okay? Okay. Guys, kain mode kami ni Mabs. Gutom na. 1 PM na kasi dito eh. Umalis tayo. Mga 11 PM kami umalis sa Brussels. Tapos mag-2 PM na ngayon. Ngayon pa lang kami kakain. May dala naman kaming snacks kaya okay lang. Pero nakita niyo naman yung Rumble Tower tsaka kasi church to eh, di ba? Church. Rumble's Church. Grabe. St. Rumble's Church. Tapos, St. Rumble's Tower. Nandun yung mga bell. Lupit! Maganda yung tunog eh. Meron kaming footage na, ano, na capture, pero konti lang. Yan. Kung naririnig nyo ngayon yung tunog. Oh, ang galing eh. Galing eh, no? Yun, pinag-aaralan yan, guys. Parang nagka-piano. Hindi basta-basta ang pagpapatugtog niyan. Hindi mo basta hihilahin yung nakikita natin sa mga movie na hinihila lang yung ano. Oh, isa lang ka-simple nun. Ito, marami to eh. Saka maganda yung tunog. Kain muna tayo, guys. Tapos ikot tayo sa city para makita nyo rin. Oh guys, kung nakikita nyo pala dito sa likod namin, merong miniature na Rumble Tower. Yeah. Ayan. Meron pa bang nakasulat sa baba? Sila lang ata yung nagpagawa nito. Oh, mukhang sila lang ang nagpagawa nito. Hi guys! So ang next na pupuntahan natin ay... Oo nga, no? Itong lugar na to, ito pala yung tinatawag nilang? Champs-Élysées. Ibang uri ng barok ito. Guden Carolus. May mga picture yan. Siguro ito yung mga Belgian na pinatay.